unfair naman ito. Parang sinabi ba talaga ni Mama Mary yan? Parang ano yun, pagsuot mo yung scapular, kahit gumawa ka na ng kasalanan, diretso ka na sa langit. So, hindi ako Marian. Noong, di ba, noong, kailan ba yun? Parang last year ata yun, yung nakasama kita sa Coffee Rush, yung first time kita na-meet ng brother Reb. Tapos nagkakwentuhan tayo, tapos nabanggit mo sa akin yung about brown scapular, yung dito. Sa, parang meron kang nasabi nun na meron kang negative thoughts about dito sa scapular na to. Pwede po bang ma-share yun, bro? Ayan. Actually, hindi lang sa brown scapular. Oo. Even sa devotion mismo kay Mama Mary. Bro, ano ba ito ah? Nasa seminaryo, ano yun, pumasok ka na ng seminaryo na ito, di ba? Actually, even before seminary, no, galing ako sa National Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage. Napakalabas sa devotion dyan ni Mama Mary. Oh, yes. Ako mismo, sa Kristan ako, nagsaserve ako doon, na ang idea ko, bakit pa kailangan dumaan kay Mama Mary? Pwede naman dumiretso kay Lord. No? Masyado akong very, that time, no, very Eucharistic. No? Kaya nga, mas lagi ko kinikwento pa, nagdadasal ako nasa Adoration Chapel. Hindi ko nasasabi minsan na nandoon ako sa taas, doon sa shrine. No, nandoon ako sa Adoration Chapel. No? Kasi that time, no, ang focus ko talaga, pwede naman dumiretso kay Jesus. Bakit pa dadaan kay Mama Mary? Tapos yun nga, may nag-alok ng scapular. Tapos binasa ko, those who ever wear this scapular shall not suffer eternal damnation, eternal fire. Unfair naman ito. Parang sinabi ba talaga ni Mama Mary yan? Parang ano yun, pagsuot mo yung scapular, kahit gumawa ka na ng kasalanan, diretso ka na sa langit. So, hindi ako Marian. Pumasok ako ng seminary, hindi pa rin ako Marian. Unang taon ko. No, sa seminary. No, nakakakita ko doon sa seminary may mga third order ng Carmel na may mga nakasuot na malalaking scapular. Tapos meron din doon mga mongha, no, ng mga Carmelites sa loob ng seminary. Tapos hindi ako fan ng scapular. Pero nakakatawa, no, sa sumunod ko na taon, like third order of Carmel. So, tapos yung scapular din. Ang lagi ko na ngayong pinagsusumbungan ng lahat ng nangyayari sa akin, si Mama Mary na. No, anong nangyari? Ano nangyari? Actually, first year ko sa seminary, nag-struggle na ako kaagad. Nag-struggle ako kasi parang unti-unti ko nang nakikita yung mga weakness ko eh. Nakikita ko na yung mga kahinaan ko. Parang, ano ba naman yan? Parang, hindi ako karapat-dapat dito. Tapos, umuwi ako sa amin, weekend out, no? Yung isa kong kaibigan pare, sinama niya kami sa isang gala, no? Tapos, nasa gala ko, nagsisiksikan kami na, tanda-tada ako, nagsisiksikan kami sa sasakyan niya. Tapos, ang dami namin na nandun sa sasakyan niya. Tapos, kakantuhan kami ng kung ano-anong bagay, tawan, ng ganyan-ganyan. Biglang, out of nowhere, binanggit niya, "Franz, alam mo ba, yung mga paring walang debosyon kay Maria, sila yung madalas nagkakaroon ng problema." Oh. Tapos, bigla siyang nagkwento ulit ng mga kung ano-ano mga bagay. Parang iniwan niya yung topic na yun. Pero ako, naiwan doon sa sinabi niyang salita na yun. Na parang, bakit niya sinabi sa akin yun? Bakit binanggit niya yung pangalan ko? Wala naman akong sinasabi tungkol doon. Tapos biglang, kinausap ko siya after. Sabi ko, "Father, ba't sinabi mo sa akin yun?" Kasi wala lang, parang nabanggit ko lang din, hindi rin daw niya alam. Tapos iyak na ako ng iyak. Kasi sabi ko, nagkakaroon na ako ng crisis sa sarili ko. Tapos sabi niya, "Sahal, lapit ka kay Mama Mary." Tapos nung lumapit ako kay Mama Mary, ayun, parang simula noon, siya na lagi ko talaga pinagkikwentuhan. No, ng mga problema ko sa sarili ko, weakness ko. Parang pag nagkwento ko sa kanya, naiintindihan niya. Tapos, ayun na nga, sa sobrang devoted na ako ni Mama Mary, nagtubasok ako ng third order ng Carmel, no, pinaglalaban ko na yung scapular. No? It's actually, doon ko naintindihan din na hindi lang siya dahil sa
yung Let's Suffer Eternal Fire. No? May mas malalim na kahulugan yun, no? Na ikaw mismo tutulungan ka niya, no? Na malayo doon, para maging external sign siya para sa'yo na magpapaalala sa'yo na huwag kang gagawa ng kasalanan. Huwag kang gagawa ng kasalanan, no? Na parang, ayun yung malaking tulong niya sa akin, no? Mm-hmm. Na, ayun, nakakatawa, naging prior pa ako nung third order ng Carmel. Sabi ko, hala, ang galing ni Mama Mary. Then, ayun na nga, no? Ang lakas ko kay Mama Mary na after that. Galing. Oo, tama yung kasi. Kasi iba kasi. Lumabas ako ng seminary, actually, si Mama Mary sumundo sa akin sa seminary, Berhen ng Antipolo. Nagpunta siya sa seminary that time. Saktong palalabasin ako. Kaya kasabay niya ako umuwi. Yung para akong sinundo ng nanay ko. Tapos, hindi ka pala pasundo kay Father Nante, no? Ay, wala yung sa plan. Wala yung sa plan. Tapos, ipulat ako, ayun. Tapos, yun yan, throughout this, nasa labas ako na experience, hindi ako nalayo sa kanya. Parang, inalagaan niya talaga ako. Kaya, ayun, very Marian ako ngayon. No, pero ano ang natulong niya sa akin, no? Sabi, lagi ko rin sinasabi, no, Mama Mary will always lead you to Jesus. Hmm, amen. Hindi kanya ilalayo, di ba? Mm-hmm. And actually, yun, tama yung sinabi mo eh. Like yung mga apostles, di ba? Nung nakabayubay na si Jesus sa cruz, sino ba yung nagstay lang nung sa paan ng cruz? Di ba si St. John? Diba? Bakit? Kasi meron siyang relationship kay Mama Mary. Meron siyang connection kay Mama Mary. Kaya siya yung nag-stay dun. Samantalang si St. Peter, yung mga apostles, nagtakbuhan. Diba? Pero si St. John, yun siya lang yung stay kasi nga meron siyang devotion kay Maria. Kaya tama talaga yun eh. Lagi pinagdadalahin, no? Yes. Yung sufferings, no? Aramdam mong kasama mo rin siya. Kasi masamahan nga niya yung anak niya eh. Ikaw nga, naturing din niyang anak. So, sa suffering mo, sasamahan ka rin niya. Dadalahin ka niya rin kay Jesus. Yes. Galing. And, ang tama, yung sabi mo din kanina sa Brown Scapular na ito yung parang reminder sa atin. Diba? Yung mga dapat nating gawin bilang isang Kristiyano, bilang isang Katoliko. Kasi yung iba kasing tao, iniisip, anting-anting to eh, di ba? Yung protection, ganyan. Hindi eh, di ba? Kumbaga pag suit-suit mo yan, tapos maisip mo, manonood ako ng porn. Parang, oy, nakakahiya naman, di ba? Parang, mapapaisip ka eh. No? Pararamdaman mo siya bigla eh. Kasi nakadikit sa balat mo eh. Okay, pupunta ka beer house. Parang, okay yan. Ang ganun. talagang reminder itong scapular na to. Kahit ako eh, I mean, every time na may struggle ka, talagang nire-remind ako tuwing nakikita ko itong brown scapular na to. And may tanong dito, sabi niya, ano po yung Brown Scapular, Mount Carmel po ba yun? Yes, ito yung binigay ni Mama Mary kay Simon Stock. Tama, no? Simon Stock. Mm. So, siguro search nila sa internet, meron dyan eh. Yung private revelation, parang ang nangyari, private revelation. Revelation, kasi Simon Stock. Mm. Pero ayaw yung Mount Carmel kasi mahaba-haba yan. Tama. Pero yung Our Lady of Mount Carmel, hindi siya naging apparition ni Mama Mary. Hindi siya apparition eh. Parang yung dahil lang doon sa bundok, doon sa Israel, di ba? Parang yung traits ng bundok. Oo. Na para siya si Mama Mary, kaya siya tinawag na Our Lady of Mount Carmel. And tsaka sa Old Testament pa lang, beautiful flower of Carmel. In our Christian faith, ng paniniwala natin na the beautiful flower of Carmel is Mama Mary. Yes. Pero ang galing eh, ang galing lang no nung 'di ba no sa last apparition do sa Fatima, nagpakita si Mama Mary as Our Lady of Mount Carmel eh.
Sister Lucia eh. Hmm, kaya nag-Carmelite siya. Sister Lucia. Oo. Ang galing lang, no? Parang kinukonfirm ni Mama Mary yung mga ginagawa ng simbahan. Parang align na align yung decision, yung parang talaga lead talaga ng Holy Spirit. Na talagang, hindi tayo, yung parang we are really guided by the Holy Spirit nga na lahat ng mga nangyayari, nagkaganap, lahat ng paniniwala din ng simbahan, even no, doon sa smallest devotion na meron tayo. No, it is really the Holy Spirit who is in control. Yes, di ba? Galing, no? Kasi ang, yun nga, hindi naman apparition ng Mount Carmel, pero nagpakita si Mama Mary as Our Lady of Mount Carmel, no? Dun sa Fatima apparition. And ito, bro, speaking syempre sa brown cap scapular, so para sa iyo, sino ba si Mama Mary sa ating mga Katoliko? Bakit syempre bakit mahalaga si Mama Mary sa atin? Si Mama Mary, no, siya yung binigay sa atin ni Jesus to be our mother, no. Remember what happened in the foot of the cross, no, nung si Jesus nakabayubay na sa cross. Sabi niya kay Saint John, no, she's your mother, no. Then sinabi niya, woman, this is your son, this is your mother, no. Parang siya yung binigay sa atin ni Jesus, no, na ating maging ina, no. Parang upang maging kapatid natin si Jesus, maramdaman din natin na kapatid natin siya. Dapat meron din tayong nanay na katulad. So si Mama Mary, binigay siya sa atin to be our mother, no. At itong nanay natin na to, no, kung ano yung ginawa niya kay Jesus, yun din yung gagawin niya sa atin, no. Kung paano siya sumunod sa kalooban ng Diyos, tuturuan niya rin tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. Kung paano niya siya nag-serve, no, sa mga nangailangan, lalo na dun sa pinsan niyang si Elizabeth, no, ganun din tayo pinatawag. Ginagabayan niya rin tayo, magsilbi tayo dun sa mga nangangailangan sa atin. Tapos, yun nga, nakilakbay kay Jesus, sumunod sa kalooban ng Diyos, no? Also, interceding for us, no? Katulad na nangyari sa wedding at Cana, no? Siya yung kalapit sa'yo sa panalangin mo kay Jesus, no? Nasasabi ni Jesus, hindi pa oras, pero dahil si Mama Mary yung nag-request, ayan, no? Dahil ito yung partner ko sa mission na to, sige, gagawin natin yung miracle na yan. No? And yun, even no, nung umakyat sa heaven si Jesus, no, she stayed with the apostles, no, hanggang sa dumating yung Holy Spirit. No, sa atin din ngayon, no, she stayed with us, kahit hindi natin siya physically nakikita, but through our devotions, through images, no, na meron tayo sa paligid, no, reminding us, no, kasama natin si Mama Mary sa journey natin na ito hanggang sa dumating ulit si Jesus. So, that is Mama Mary for us Catholics, no? Hindi natin siya sinasamba na katulad ni Jesus, no? Siya yung tinuturi lang naman natin na talagang nanay natin, no? Binevenerate natin siya as our mother, no? She's the mother of God, but she's not God, no? Katao din siya katulad natin, pero tao siyang pinili, no, para kay Jesus at para rin sa atin. So, ayun, no, kaya mga Katoliko, no, sabi nga ng isang santo, no, si Saint Maximilian Kolbe, huwag kang matatakot na mahalin si Maria ng sobra-sobra. Bakit? Walang makakahigit kay Jesus na pagmamahal kay Maria. So, tayo din, no, huwag tayong matakot na ipakita yung devotion natin kay Maria. Dahil kung totoo yung pagde-devotion natin kay Maria, lagi niya tayong dadalhin kay Jesus. Yan ang si Mama Mary. Lagi niyang dadalhin kay Jesus. Nung tingnan mo ngayon daw yung Our Lady of Antipolo, yung image lang ng Our Lady of Antipolo, mukha daw siyang arrow pointing above. No? Ganun din si Mama Mary talaga. Pointing kay Jesus lagi siya. No? Oh, man. Arrow. Yes. Dadalhin kay Jesus. Wow. Ngayon ko lang na-realize yung bro, ah, na para siyang arrow, no? Ang ganda nun. And ano yung masasabi mo sa mga
kanyari sa mga non-Catholics, oy, kung di nyo sinasambayan si Mama Mary, ba't niluluhuran nyo? Bakit pag prosesyon, piyesta, pinagkakaguluhan nyo? Ano pa? Talagang biba-bima yung ganun-ganun pa kayo. Di ba worship yan? Ganyan. Yeah. Ito lang eh, no? Hindi tayo yung nagsimula nito. No, hindi lang ito nangyayari sa modern times. Nangyayari na siya ancient times pa. No, kung paano nagkakagulo lagi yung mga apostol, siguro pagkasama nila si Mama Mary, ayaw nilang umalis sa feeling ni Mama Mary, 'di ba? Lagi sila nagpapakwento kay Mama Mary about kay Jesus. Yes, ito, oo. Hindi kasi tayong mga Katoliko ngayon. No, dahil nakikita natin, pag tinitingnan natin si Mama Mary, she always reminds us of Jesus. Magsimba tayo. Diba? Pag nakikita natin si Mama Mary, naaalala natin, magpakabanal tayo, magpakabuti tayo. Pag nakikita natin si Mama Mary, gumawa tayo ng something good. No? Kaya, doon sa mga non-Catholics, hindi nila yun naiintindihan siguro kasi wala sila doon sa experience natin with Mama Mary. No? Hindi nila yun naiintindihan na iba yung pagsamba na ginagawa natin kay Jesus sa pag-venerate natin kay Mama Mary, no? May technical term pa dyan eh, yung dulia, tsaka yung hypernia, diba? Kaya, ayun, mahaba-habang explanation pa yon. Pero, ganun lang yun, no? Walang, ang worship kay Jesus pa rin, alam natin yung mga Katoliko, no? At alam din natin si Mama Mary ay tao lang din, no? Pero, sa kanya tayo nakaka-relate. At sa kanya tayo mayroong din parang connection. Amen. Na nakakatulong sa ating faith. Key Jesus pa rin. Yes. Ang tawag ko nga sa mga yan, mga Exodus warrior yung mga yan. Huwag kayong gagawa ng... Revolto, di ba? Pero remember sa Exodus din inutosan ni... Yes. Di ba? Yes. Si Moises gumawa ka ng magpapaalala. Reminder din sa mga tao. Yung image ng cherubim. Diba? Seraphim, pinagawa kay Moises. Yung ahas, no? Natansok, diba? Pinagawa kay Moises. So, paano yun? Yung Ark of the Covenant, diba? To remind them of God. No? Yung presence of God. No, something din yan na parang rebulto. Correct. Si God na putos na. Kaya nga minsan, nagko-comment ako, parang sinasabi ko lang na, sige, kung may ganyan kaming paniniwala, maglabas kayo ng katuruan ng Katoliko na sinasamba natin ng mga rebulto or sa mga medic. Kung mayroon kayo pakikita sa akin official statement ng Vatican, ako mismo aalis ng Katoliko. Oo, ngayon, darating diba yung All Saints Day? Ngayon darating yung All Saints Day, no? Sinasamba ba natin yung mga santo? No. Diba? Oh. They're our reminders of God. Diba? Na ito yung sila, nabuhay ng ganito, gayahin natin. Si Rizal ba, yung revolto ni Rizal Salaneta, sinasamba ba natin yung pag binibigyan natin ng flower? Diba? Inaalala, diba, yung kanyang ginawang pagiging bayani. Grabe. And brother, speaking of, di ba, mag-November 1 and 2, and marami na namang mga ibang paniniwala or beliefs ng mga hindi pang Kristiyano, or yung minsan may mali tayong thoughts sa paano i-celebrate tong All Saints and All Souls Day. So ano yung pwede mong payo sa ating mga ka-feed dyan. Kasi minsan, mga nominal Catholics, alam mo na. Di ba? No, ang November 1 at November 2 ay hindi araw ng katakutan. Ito ay araw ng kabanalan. Kaya dapat ang gawin natin ay hindi manakot, hindi magpakabanal. Then, kung ano rin yung what you ask is what you become eh. No? What you are is what you become. So if you will portray yourself, no, na as a devil, no, ang daming nagko-costume niyan din. The devil sila ganyan ganyan. Pero ano yung effect na sa kanila? Ibig sabihin parang okay lang sa kanila maging devil. Okay lang sa kanila maging masama. No, so ibig sabihin, no, eventually darating ka dyan sa point na magugustuhan mo rin yan. At ang nakakatakot,
kapag nagustuhan pa ng devil yung ginagawa mo, no, mas lalo kanyang aakayin doon sa kanya, no, at mas lagi kang mag-fall ngayon sa kasalanan, lalayo ka na kay Lord, at wala na. No? Mas maganda, ngayong All Saints Day, imbes na ang alalahanin natin yung mga nakakatakot na mga bagay, yung mga kwentong multo na yan, alalahanin natin yung kwento ng mga santo. No, paano sila nagpakabuti at nagpakabanal. Alalahanin natin din yung mga mahal natin sa buhay na kailangan ng panalangin natin. No? Mm-hmm. Pagdasal natin sila. No, imbis na magtakutan tayo ng mga nagpaparamdam na kung ano-ano, mga nagpapakitang kung ano-ano, why not? Ang tawagin natin, no, hindi yung mga ganong bagay, why not the saints? No? Doon tayo makipagkaibigan sa kanila. Isa sa mga tikbalang na yan. Sa mga... diba? So, mas maganda, no? Simple lang naman yun. Yun yung mas mabuti, eh, di ba? Mm. Alam naman natin na yun yung masama. Alam naman natin yung mabuti. Ba't mas pinipili pa natin yung masama? Di ba? Tama. So, no, this coming November 1, November 2, sana maging araw ng kabanalan to. Na hindi ng kademonyohan. Especially, magbabalik na ulit yung face to face na pag-visit sa mga cemetery, no? May indulgence tayo pag bumibisita tayo sa May indulgence November 1 to 8, I think. November 8. Oo. Pwede mo ba silang bigyan ng brief or short paano ginagawa 'yun? Okay, yung indulgence, no, ito yung parang kumbaga sa old na paniniwala, ito yung makakabawas sa iyo sa stay mo sa purgatorio. And for us, though, it is actually a grace, merits, no, natin, no, sa heaven, no, ay sa afterlife, no, na para mababaunin natin ito, no, pagdating natin sa kabilang buhay. No, pero pwede rin natin itong ibigay doon sa mga kaluluwang nangangailangan ng ating panalangin. Tapos, paano natin ito makukuha, no, yung indulgence? No? Una, magdadasal tayo ng ipagdadasal natin yung intention ng Santo Papa, Our Father, Hail Mary, Glory Be. Also, kailangan din natin magsimba. Magsimba, mangumpisal. No, lalo na yan, mangumpisal. Kailangan natin mangumpisal. Tapos, yun yan, bumisita tayo ngayon sa sementeryo at ipagdasal yung mga kaluluwa na nandoon at lalo na yung mga kaluluwa sa purgatorio na walang nakaalaala. Then, through that, we will gain the plenary indulgence. Wow. Grabe. Ang inisip kasi iba pag plenary indulgence, tapos ang hirap niya kahit venial sin, no? Oo. Oh. Parang minsan, paglabas ko pala ng confession, meron lang ako. Pero siguro naman hindi naman ganun ka-rigid si Lord, di ba? May intindihan naman tayo ni Lord, no? Uh-huh. Hindi natin makukulong din yung grasya, di ba? Yun yung huwag din natin makakalimutan. No? Kaya huwag tayo mawawala ng pag-asa lagi. Hindi natin makukulong yung grasya ng Diyos sa limitadong pag-iisip din natin. Yes, correct. And brother, di ba, right now ay nasa St. Michael, nakasign ka dyan sa St. Michael Parish na may hala-hala, di ba? So, kamusta ka naman ngayon dyan sa pagiging deacon mo? Ayun na nga, no. Tatlong linggo na ako dito, tatlong linggo na rin na napakaraming karanasan, no? Sa paglilingkod sa mga tao, sa mga parishioners, sa parish mismo, no, sa mga tao na nakakasalamuha ko, napapakinggan ko iba't ibang kwento ng buhay, no, ng mga tao, ng buhay ng pari, ng buhay ng mga naglilingkod sa simbahan. No, magandang exposure. Tapos, yun, natutuwa din ako kasi fulfilled ako no, serving through the sacraments. No, sacrament. Nakakapagbinyag na ako. Then sa Eucharist, nakakapaghumili na ako, nababasa ko na yung Word of God. Napakasarap i-share yung grasya ng Diyos sa mga tao. Napakasarap ibahagi nito na talagang nakakaramdam ako ng fulfillment. No, na lagi akong very thankful na God is
really making me an instrument of His love, His mercy, His grace to other people. Kaya very grateful, very thankful sa lahat ng mga experiences. Everything's really grace dito sa Halahala. Wow, hindi talagang no turning back na sa pagpapare, no? Hindi naman parang nagbago isip mo, no? Hindi pa. At kung magbabago man ang isip ko, no, sigurado ako i-guide pa rin ako ni Lord. Siya yung bahala. Siya yung bahala. Ano man mangyari, no, siya yung bahala, no? Hindi mangyayari sa bagay kung hindi niya kalooban. Correct. And 'di ba, ngayon isa kang beacon na. So, 5 years from now, ano yung nakikita mo sa sarili mo? Bishop na. Actually, yun yung unang pangarap. Before din pala, may hindi ako nabanggit. Before, mahilig ako magplano sa sarili. Nag-iisip ako lagi 5 years from now, 10 years from now, dapat ganito. Pero yung nangyari sa akin, yung pagsubok, doon napasag lahat. At nasa isip ko na ngayon, no, yung parang nagpaplano pa rin naman ako, pero naging bahala si Lord. Ngayon, nakikita ko yung sarili ko, hopefully 5 years from now, following the will of the Lord pa rin, no, naka-assign sa isang parokya. Hopefully, prayer, sana pari na rin, no, nung time na yun, 5 years from now. No, na nilingkod bilang isang pari. No, talagang pangarap ko kasi yung mahawakan ko na yung gawin kong yung tinapay sa kamulikin. Jesus mismo. Yun yung pangarap ko na sanitin ko pa rin. No, yung nabibigay ko pa rin si Jesus sa mga tao. No, nakakapagatid pa rin ng grasya ng Diyos sa mga tao. And sana hindi mayabang. Hindi at sana totoong naglilingkod lalo na sa mga taong nangangailangan ng biyaya ng Diyos. Lalo sa mga kapatid nating mahirap, sa mga kapatid nating walang nakakaalala, walang nagmamahal. No, yun yung gusto kong paglingkuran, yung mga ganong tao. Wow. Oo, kasi minsan pag when you get used to it sa naging pattern na everyday paulit-ulit, nagiging desensitized ka na parang normal. Yung parang, ito na yung, parang minsan nawawala yung emotion na detach ka dun. Parang ginagawa mo na lang yung kasi kailangan. Kaya nga minsan, lagi ko sinasabi sa mga kaibigan ko, sa mga kapamilya ko, yung always remind me, pag kunwari nililigaw-ligaw ako, natutuwa ko pag may mga kaibigan ako na magkakot ng attention ko. Oh, friends, mayabang ka. Oh, friends, ganito ka. Parang ganito yung napaparamdam. Laking tulong nun sa akin. No? Para maging intact pa rin ako dun sa grace. Yes, grabe. And syempre, pagdadasal ka namin, Brother Rev, sa... Thank you po. Kailangan ko yun. Nating mga ka-faith, ipagdasal natin na ma-ordain na na pari si Franz, di ba? And I believe God has a better plan and purpose for you, di ba? Na ikaw ay gagamitin ni Lord. And mas, yun, imbis na maraming mga Katoliko ay lumalim sa kanilang pananampalataya. Amen. Amen. And brother, bago tayo magtapos, siguro any last word or any last message sa ating mga kapit dyan? Yeah, no? Ngayon din ay buwan pa rin ang bukasyon no? Sa ating diocese. No? Yes. Sana sa mga kapit natin na nandyan, no? Sana pagkasal nyo na magkaroon pa tayo dumami yung mga pari. No? Sa Diocese of Antipolo, kailangan ng mga pari. No? Actually, ano ba yung ratio ng diocese ngayon? Ayan. Actually, ang ideal daw na pinaglilingkuran ng isang pari ay 100 na tao. 100? Oo. Isang pari, nagsiserve 100 na tao. Pero sa diocese natin, no, ng Antipolo, isang pari,
nagsaserve 20,000, 30,000 to 50,000 na tao. Napakalayo doon sa ideal ratio. Natutulog diba? Pa kaya si father niyan? Ayun din eh, kaya yung minsan hindi mo rin masisisi, may mga tao na papabayaan yung pananampalataya. Diba? Kasi kulang yung pare. Hirap, oo. Kaya kailangan natin ng pare. No? Sana pag-isal natin na karoon pa ng mga pare, na madagdagan yung mga pare, no, sa ating lugar, no, na they will really help us to be reminded of God, no. Tapos yun, kung meron kayo diyan mga jowa na gustong magpare, huwag niyo nang pigilan. Ibigay niyo na kay Lord, no, sa mga family din, no, na may anak or kapamilya gustong magpare, sana payagan niyo, no, kasi malaki din isang pamilya. Okay, sayang ka naman, anak. Sayang ka naman. Guwapo daw kasi hindi mo magpapare. Ano kakala niyo sa mga pare? Pangit lang. Yung pagpare, pangit, gano'n. Di ba dapat yung binibigay niya kay Lord yung mga best? Tama. Kaya sana pagdasal natin, dumami pa yung madagdagan yung mga pare, yung mga kapit, tsaka pagdasal din natin yung mga pare, no, maging faithful dun sa vocation, no. Madami yung pare pero baka hindi naman napapabayaan din yung sila, no. Kaya ipagdasal din natin sila. No, recently may nakita ako, no, na how to support your priest, no, 7 ways how to support your priest, no. Hindi lang siya lagi actually financially, no. Kailangan mo rin supportahan yung pare sa pamamagitan, no, ng mabuting pakikipagrelasyon sa kanila. No, pagdasal natin sila, na mapabuti sila, dali natin sila sa kabutihan, no, tapos makipagkaibigan tayo sa kanila, no. Tulungan natin sila din na maging banal, mapabuti sila. Amen. And yun nga eh, 'di ba, parang ang iniisip kasi ng mga kunyari mga kabataan, parang takot na takot pag usapang pagpapari, na parang isip nila mawawala lahat sa kanila. Parang ganun, di ba? Parang actually, totoo yun naman. Mawawala lahat sa iyo, no? You have to give up everything, but you will gain actually the everything, no? The everything. Kasi sino yung everything? God. You will gain God. Yes. Kaya minsan na-advise ko din na kunyari single ka, ganyan, try mo mag-search in. Diba? Wala namang mawala eh. Diba? Discern. Pray for it. Na try mo pumasok. Try lang. No, malay mo, doon mo maisip talaga kung ano yung plano ni Lord para sa'yo. Hindi naman guarantee na pag pumasok ako ng seminaryo, magiging pari ako kaagad, or para talaga ako sa pagpapari. Minsan, nakakatulong din yun na discern, no? Yung will ni God para sa'yo. Yes. Tama. Try. Huwag ka matakot. No? Kung magkamali ka man, no, may kahulugan yan. Amen. And brother, siguro, invite mo na rin sila dito sa daan para sa bokasyon na to. Oo po. No? Malaking tulong po yan sa mga nagpapari, no? Totoo po yung sinabi ni Brother Adrian, no? Nung ako po yung seminarista, no, yung daan sa bokasyon, yung nakatulong sa akin, no? Para mabawasan yung mga expenses ko sa seminary, lalo na dun sa books, no? Ang daming kailangan basahin na libro. Ayan, kaya ang laki ng tulong ng daan sa bokasyon, no? At through daan sa bokasyon, no, napaparamdam din natin doon sa mga seminarista na hindi sila mag-isa doon sa kanilang vocation. No, doon sa tulong nyo, yung support nyo, hindi lang siya parang financial, nagiging spiritual, emotional, din help din siya sa mga seminarians. Kasi pag nakikita nila na ang daming tumutulong sa daan sa vocation, nararamdaman namin ang daming nagmamahal din sa amin, ang daming sumusuporta. Hindi kami nag-iisa dito sa vocation na to. Kaya sana through this, no, sa daan sa bokasyon, tulungan po natin yung ating mga nagpapari. No, maliit lang na halaga to, no? Na sana
Huwag na natin ipagdamot sa ating mga kapatid, no? Support natin dahil sa para sa lokasyon, no? Malaking tulong yan para sa mga nagpapari. Amen. 100 pesos lang naman yan a month, diba? Yung imbis na ipang milk tea mo. Pang Starbucks mo, tulong mo na yan say, yes. Sa daan sa lokasyon. Amen. Ayun, so maraming salamat Brother Reverend Franz for this opportunity na binigay mo na ma-interview at ma-share yung kwentong bukasyon mo. At I'm sure marami sa ating mga viewers ngayon ay medyo nakatulong yung mga pinahagi. I'm sure meron yan, brother. And curious lang ako, bro, bago ka namin iyay mag-pray, pagdasal yung ating mga kapit dyan. Ano yung, kasi di ba, nakita ko kasi yung ceremony doon sa ordination. Anong feeling nung inalikan mo na yung lupa? Yung gano'n? yung experience na yun, nararamdaman ko yung, kasi that moment, no, habang ako nakadapa, ang dinadasal ng mga tao ay Litany of Saints. Pero nakaharap yung mukha mo talaga sa... Yes, so nakadapa ako ng ganyan. Oh, tapos, Litany of Saints yung dinadasal nun. Mm. No? Doon, parang feeling ko, sobrang hina ko. Mm. Sobrang walang-wala ako. Pero hindi ako nag-iisa. Ito yung mga santo. Parang, doon time na yun, alam mo yung, haba ko narinig yung mga saints, tapos sasabihin, ipanalangin mo siya. Ipanalangin mo kami. Parang isa-isa yung mga santong lumalapit sa likodan ko, tinatapik ako. Wow. Parang kaya mo yan. Parang every time na maririnig ko yung pangalan ng mga saints, parang kasama ko silang nakadapa din na nakikipag-usap sa'yo na parang kaya mo yan. Kaya naiiyak ako. Kasi, yung time talaga na yung parang dapat ba talaga ako? Nandun talaga yung tanong na yun. Dapat ba talaga ako? Pero that moment, ramdam ko hindi ako nag-iisa. Maraming nagdadasal para sa akin. Ang daming santo akong kaibigan na sasamahan ako dito sa journey na ito. Kaya laking grasya nun. Na parang bago kasi ako damitan nun eh. Parang bago ko humarap kay Lord. Mm. Parang, alam mo yung moment na sila yung magpo-push na sa'yo na kaya mo yan, kaya mong humarap kay Lord. Huwag kang matakot. Tapos, ayun. Kaya yung moment na yun, no, nandun na pinagdadasal ko na din na sana sa patuloy niyo kong samaan. Kayanin ko tong ministry na to. Kayanin ko tong pagsaserve na to. Amen. Wow. O nga, kahit ako no, kahit nakita ko yun na parang there's something na may parang filled with love. Buong simbahan. Gusto ko nang nagdadasal sa'yo. Saint, the Church ng Saints, our Church Militant, nandun din. And our, ito. Yes. And curious lang din ako, bro. Kanino ka bang may devotion na santo na talagang... Ito. Sa kanila. Wow, ang dami niya, ha? Si St. Teres, si John Paul. Ay, makwento ko lang din po. Sige, no, sige. October 3 was my ordination. No? Actually, 10 years ago, may sa journal ko, 10 years ago, October 3, journal ko, 10 years ago, sinulat ko doon na gusto kong mamatay ng date ay October 3. Bakit? October 1, feast day ng aking spiritual girlfriend, si St. Teresa. Sabi ko kasi hindi ako mag-girlfriend. Teresa of Child Jesus. St. Teresa. Then, October 2, the Guardian Angels. Now, they're my best friends. Actually, my first prayer after Our Father, ay Guardian Angel. I pray to the Guardian Angel of God, my guardian dear. So, tinuro yan sa akin ng lola ko, ayan. So, I'm holding on to that prayer of the guardian angel. Bihira yan, brother, ah. Bihira yan. October 3,
sa walang saint. Walang saint, bakante. October 4 naman, yung spiritual katukayo ko. Si Saint Francis. Kasi sabi ko, gusto kong mamatay na October 3 para pag naging santo ako, nangangarap ako na maging saint. No, October 3 din. No, that was October 3, 2012. Hmm. Tapos 10 years after, na-ordain ako October 3. Para namatay ako sa sarili ko. Yes. Yes. Spiritual, namatay ako sa sarili ko. Wow. Tapos, ayan, sabi ko, itong mga santo na to talaga nakasama ko. Talagang ramdam ko sila din that time. No? Tapos, ito naman si John Paul. No? Si John Paul is my philosopher and also my patron saint. Gusto ko yung leadership style niya. Gusto ko yung paraan ng pagtuturo niya. Siya actually yung gusto kong gayahin sa homily, sa lahat. And syempre, my mother, Aurelio Pantipolo. Ang babaeng aking tinatangi. Amen, amen. Grabe. Nakakatuwa yung brother, no? Na parang habang sinusulat mo yun, parang prophecy na yun eh, no? Hindi ko talaga alam. Sabi ko nga nung si Bishop that time, yung pagkakasabi niya pa ng date ng ordination ko, tanda-tanda ko yun, nagpapakain siya ng aso. Tapos nagpaano mo, Bishop, may pupuntahan po ako. Tapos biglang inakbayan niya ako, friends, bahala ko October 3 yung ordination mo. Tapos biglang, tapos biglang ko naalala yung journal ko na yun. Tapos biglang, iyak na ako ng iyak. Sabi ko, ang galing ng mga santo talaga na to, no? Nabulungan si Bishop. Kinuwento ko rin yun sa kanya, no? Tawa rin siya ng tawa. Wow. Pero yung journal na yun, nasa iyo pa yun, no? Nagsusunog ako ng journal. Bakit? Pero napicturean ko siya before. Nung part na yun, kasi may sinandan ako na kaibigan ko ng page lang na yun. So pinicturean ko siya. Nirecover ko agad doon sa nakita ko pa siya. Kaya sabi ko may proof pa ako na October 3 na yun. Nung part na yun ng journal ko. Grabe. Ba't ba sinusunog yung mga journal? Dumating na si St. Thomas Aquinas kasi may kasalanan. No, parang actually, yung dumating nga yung sa pride, spiritual pride. Yung parang dati nagsusulat ako ng journal para iniisip ko for me to be remembered someday, somehow. Then, natutunan ko yun sa spirituality na mas niyayakap ko ngayon. Yung natutunan ko sa mga SPC din. No? The joy of being forgotten. The joy of being forgotten. No? Magsusulat ako sa journal ko, no? To remind me of something. Then, after that, susunogin ko na siya kasi I want to be forgotten someday. Wow. No? The joy of being forgotten. Na nandun ako naman sa ayoko nang maalala din ako. No, kung may nagawa akong mabuti sa mga tao, no, after that, no, sana hindi ako yung maalala nila si Jesus. No, yung parang kalimutan yun ako. No? Mas maganda yung si Jesus yung maalala nila, hindi ako. So, dumating ako doon sa ganong realization. Pero hindi siya para sa lahat. Ha? Hindi naman sinasabi ko na ganon din gawin ng iba sa inyo. No? Ako lang siguro yung nag-iisip ng ganon. Tsaka mas gusto ko yung spirituality na yan, the joy of being forgotten. Hindi ko na ngayon kailangan, kasi minsan pagkasulat ko din ng journal, yung iniisip ko din minsan yung parang paano pag may nakabasa nito. Kaya sabi ko, oops, hindi na. Parang magsusulat na lang ako ngayon at alam ko, susunugin ko to, kaya sigurado ko walang makakabasa. Kaya magiging mas totoo ako sa mga sinusulat ko. Wow. Ano yun? Tuwing kailan mo siya sinusunog? Pag napupuno. Pag napuno ko siya, automatic. Wow, grabe. Iba yun ha, iba yung brother. Ayan, so ang dami kong natutunan sa iyo ngayong araw na to, Reverend Brother Franz. Finally na
natupad din na nangyari din tong interview na to, di ba? Yes, I mean, busy ka sa ordination mo. Ayan, so I'm sure busy ka din dyan, pero thank you so much for this opportunity at napaunlakan mo kami, mga ka-faith, para merong matutunan sa'yo ngayong araw na to. Ayan, so brother, pwede ka bang mag-close ng isang prayer and blessing sa ating mga kapatid? Sige po. Manalangin tayo, hilingin natin sa Diyos ang kanyang biyaya at awa. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa iyo sa gabing ito na ibinigay niyo sa amin upang makapagbahaginan kami ng karunasan namin na nagmumula sa iyo. Karanasan na ikaw ang may akda. Karanasan na ikaw ang nagbibigay ng biyaya. Karanasan na nagdadala sa amin papalapit sa iyo at sa paglilingkod sa aming kapwa. Awa po, Panginoon, patuloy niyo pong ibigay yung mga biyayang kinakailangan namin upang patuloy ka rin naming mahalin at mapaglingkuran. Yes, mapaglingkuran ka ang iyong simbahan at ang iyong mga minamahal na sambayanan. Awa po, Panginoon, ay ilayo niyo kami sa lahat ng kapahamakan, karamdaman at anumang sakuna. Ngayong ang aming bansa ay humaharap na naman sa banta ng Bagyong Paeng. Nawa po, yes, Panginoon, ingatan niyo yung mga tao, lalo na yung mga nandun sa kalsada, mga walang matirahan, lalo na yung mga tao talagang tatamaan ng bagyong ito. Ingatan niyo po sila. No? Pinagdadasal din po namin ang kapayapaan ng mundo, kapayapaan ng aming bansa. Nawa po, Panginoon, patuloy kang maghari sa aming puso at isipan. Kayo na po ang bahala sa amin. Pinapanalangin namin ito sa mahalan ni Jesus at sa panalangin din ng mahal na ina, ang aming mahal na ina ng kapayapaan at mabuting paglalakbay at ang Birhen ng Antipolo, ang aming mga kaibigang mga santo na laging nananalangin para sa amin, sumusubaybay sa amin. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo niyo din. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Bro, bago kita bitawan, meron nagtatanong dito eh. Isa po akong Mormons na ayos ko pong bumalik sa Katoliko. Punta ka sa nearest parish, no? Or parish na nasasakupan mo, no? And tell that to your priest, no? To your parish priest, no? Madali lang yan, no? You will be asked to profess your faith again. Hindi ka na kailangan bignagan pa. You will just profess your faith, no? That you believe, yung profession of faith, no? Alalahanin mo lang din yung pangako mo nung bignag. Then, okay na yun, no? Oh, nakakatuwa naman. Ganun lang kadali, no, bro, no? Then ganun lang kadali, no? Wala nang magpapahirap pa. Oh. Welcome natin yung mga ganyan bumabalik sa ating pananampalataya, no? And also, you might be asked to go to confession then. Hmm. To give you absolution. So, sa nearest parish, sa mismong parish, isang parish ka nandoon. Ayan, so Brother Kevin, yun, gawin mo yun, punta ka sa nearest parish nyo, kausapin nyo si Father, ganyan. At sabihin mo sa kanya yung gusto mo mangyari, na gusto mo bumalik sa Katoliko, and alam na ni Father yun, I'm sure. Alam na ng pare. Mm. At pag hindi alam, bumalik niya sa amin. Amen. Pagpe-pray ka namin, brother. Yes, Brother Kevin. Praise be to God. Ayan. So, maraming salamat. Ayan, salamat po, Kuya Adrian, Father. God bless po, Brother Kevin. Ayan. So, thank you so much, Brother Reverend Franz Bahasis. And I'm sure na maraming mga ka-faith natin ang naliwanagan ngayong araw na ito. Ayan, sabi ni Richelle, God bless Bro Aiden, Reverend Franz. Nicely, inigdew po. Si Richelle. Ayan. Bumagi po yan eh, si Richelle. Oh,
Oh, nakasama namin siya ni Sis Marites. Magmamantay po yan. SPC po yata, SPC po yung gusto mo. Kine-claim mo na ba? Sila ni Ediana, magmamadre yun. Ayan, pagdasal natin yan, Reb. Ayan, maraming salamat, brother. And hope to see you soon again. Yes. And God bless you more abundantly. Salamat po. Lalo na sa St. Michael po na binigay niya na relic. Ah, such an honor, brother. Kailangan. Panlaban sa mga temptation din. Thank you, bro. Thank you very much po. God bless. Bye-bye. Hello mga ka-faith, Brother Adrian Milag here, and today I want to promote the devotion to Our Lady of the End Times. Kung di ka familiar sa Our Lady of the End Times, this was painted by Brother Edsel Celestial. Brother Edsel C. Celestial was inspired to paint a portrait of Mary that combines the 7 popular titles of Mary, namely the Immaculate Conception, Our Lady of Mount Carmel, Our Lady of the Holy Rosary, Our Lady of Lourdes, Our Lady of Miraculous Medal, the Immaculate Heart of Mary, Mary Help of Christians. Good news sa itong painting na to. The devotion to Our Lady of the End Times, mismo yung painting and the prayer, meron po itong imprimatur by Bishop Geraldo Alminanza. Okay, so if you want to avail this canvas print of the Our Lady of the End Times, ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to. Okay, so thank you and God bless. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.